Genesis 36. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau na tinatawag ding Edom. Ang napangasawa niya ay mga Kananea, si Ada, anak ni Elon na Hiteo, si Alohibama, anak ni Ana, at apo ni Zibion na Hivita, at si Basimat na anak naman ni Ismael at kapatid ni Nebaiot. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Eliphaz, kay Basimat ay si Ruel, at kay Aholibama ay sina Jeus, Jalam at Kora. Silang lahat ay ipinanganak sa Kanaan. Nang ibang bayan si Esau kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan, pati ang mga hayop at ang lahat ng aririan ay kanyang dinala. Iniwan niya si Jacob sa Kanaan sapagkat ang lupaing ito'y hindi na sapat sa kanilang mga kawan sa Seir na nirahan si Esau. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau, ang pinagmula ng mga Edomita sa kaburulan ng Seir. Si Eliphaz, anak kay Ada, at si Ruel kay Basimat. Ang mga anak naman ni Eliphaz ay sina Timan, Omar, Zepho, Gatam at Kinas. At si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Ruel na anak ni Basimat: Nahat, Zera, Shama at Miza. Ang mga anak ni Esau kay Aholibama na anak ni Ana at apo ni Zibion ay sina Jeus, Jalam at Kora. Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau: Timan, Omar, Zepho at Kenas, Kora, Gatam at Amalek, mga anak ni Eliphaz na kanyang panganay at apo ni Ada. Sila naging pinuno sa lupain ng Edom. Naging mga pinuno rin sa lupain ng Edom sina Nahat, Zera, Shama at Miza na mga anak ni Ruel. Sila ang mga apo ni Esau kay Basimat. Sina Jeus, Jaram at Kora ang naging pinuno sa mga anak ni Esau kay Aholibama na anak ni Ana. Ang lahat ng mga liping ito'y nagmula sa lahi ni Esau. Ito ang mga anak ni Seir, ang Horeo, Lotan, Sobal, Zibion, Ana, Dishon, Ezer at Disan. Sila ang mga pinuno ng mga Horeo na unang nanirahan sa lupain ng Edom. Ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Heman. Si Timna ay kapatid na babae ni Lotan. Ito naman ang mga anak ni Sobal: Alvan, Manahat, Ebal, Zipho at Onam. Ang kay Zibion naman ay sina Aya at Ana. Si Ana ang siyang nakatuklas ng mainit na bukal sa ilang samantalang inaalagaan ang mga asno ng kaniyang ama. Ang mga anak ni Ana ay si Dishon at ang kapatid nitong babae na si Aholibama. Ang mga anak naman ni Dishon ay sina Himdan, Isban, Itran at Kiran. Sina Bilhan, Zavan at Akan ang mga anak naman ni Ezer. At ang kay Disan ay sina Has at Aran. Ito ang mga pinuno ng mga Horeo sa lupain ng Seir ayon sa kanilang angkan: Lotan, Sobal, Zibion, Ana, Dishon, Ezer at Disan. Ito naman ang mga naging hari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Si Bela, ang anak ni Beor, ay naghari sa lungsod ng Dinaba. Pagkamatay niya, pumalit si Jobab na anak ni Zira na taga Bosra. Nang mamatay naman si Jobab, pumalit si Husam na Timaneo. Namatay si Husam at humalili naman si Hadad, anak ni Bidad, na tumalo sa mga Midianita sa lupain ng Moab. Avit ang tinawag sa kanyang lungsod. Pagkamatay ni Hadad, siya'y pinalitan ni Samla na taga Masreka. Si Saul namang taga Rehoboth sa Euphrates ang sumunod na namahala pagkamatay ni Samla. Pagkamatay ni Saul, ang naghari ay Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pumalit si Hadar. Ang pangalan ng lungsod niya ay Pau. Si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Mehzahab ang kanyang asawa. Ito ang mga liping nagmula kay Esau ayon sa kanilang tirahan: Timna, Alva, Jetet, Aholibama, Ila, Pinon, Kinas, Timan, Mibsar, Magdiel at Iram. Ito ang mga bansa ng Edom ayon sa kanilang tirahan. Si Esau ang ninuno ng mga Edomita.